So tuloy tayo na putol, dumating yung parcel. Wala masama bumili ng bago o kaya mumurang amplifier. Walang masama mga sir, mga boss. Eh kung yun lang talaga yung kaya ng budget nyo. Pero kung halimbawa meticuloso kayo, pwede kayo mag-invest ng mga branded at saka mamahaling ano, mag-ipon kayo, pwede yun. Pero wala naman masama kung bibili na, kung yun lang talaga ang kaya eh. Ba't naman sa i-discuss natin ano. Ang ano lang dyan, huwag lang tayo mag-expect ng sobra-sobra sa mga mumurahing produkto. Ganun lang kasimple yun. Huwag lang tayong umasa na super quality, super tibay. Pero take note ha, sa Ace LX50, nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako kasi kahit pa paano, sabi na natin, nasisira. Oo, nasisira. Minsan may time na naka-encounter ako, wala pang isang taon nasisira. Alam mo anong pinakamaganda sa LX50? Hindi dahil sa mumurahin siya. Nasisira siya at nagagawa. Magaan lang siya i-repair. Lalo na kung medyo experience ka na o naka-encounter ka na ng ilang basis, medyo familiar ka na sa mga piyasa niya. Parang magaan na lang siya i-repair. Yun lang ang kinagandahan din naman. Yun lang naman, wala tayong pagtatalunan kung mumurahin yung bibilhin niyo. Agree din ako dyan. Suportado ko kayo dyan. Hindi ko kayo pupuntahin dyan. Ang issue ko lang naman ay yung bumili kayo ng mumurahin, tapos umasa kayo na ang quality at saka yung lakas ay katulad ng mga mas mamahaling mga produkto. Ganun lang kasimple. Kumbaga, paulit-ulit ko lang sinasabi sa mga viewers natin na huwag tayo mag-expect ng sobra. Kapag mura lang yung ano. Kumbaga yung budget nyo, pang BMX bike lang. Pero ang ina-expect nyo pang ano, pang karira na motor. Hindi ganun. Kaya, kasi tayo parang ano eh, nadadala tayo ng mga marketing strategy ng mga negosyante ngayon. Parang napapasakay tayo na ano eh. Alam nyo yung pakiramdam na parang dinadala tayo sa illusion ng pakiramdam natin, ay nakalamang tayo, akalain mo nakasulit ako dito, murang-mura lang oh. Parang pakiramdam natin na isahan natin yung ano eh. Parang, uy, bakit kaya bininta to ng, parang pakiramdam natin, bininta ng palog ng ano eh. Hindi ganun. Kumbaga, isa yan sa mga marketing strategy or tricks ng mga negosyante na kukondisyon yung isip natin na, ito na oh, murang-mura na oh, lakas po. Kumbaga, marami na bili kasi napaka-effective ng pagbibenta ng ano. Pero kung merong FTC dito sa Pilipinas, maraming babagsak. Maraming babagsak sigurado. Maraming kung babagsak na mga produkto na sinasabi lang pa, 1,000 watts. Sige, ipasok mo ng FTC yan. Tingnan natin kung 1,000 watts talaga yan. Kaya sabihin natin maximum. O yung sinasabi PMP, o hindi pa rin. Maraming babagsak. Kaya yung iba hindi makapasok. Alam mo, sa US may FTC. Lahat ng ano mo. Kailangan ano eh. Research nyo yung FTC sa Google para malaman nyo. So kaya dito sila nagpupundo sa ano kasi yung target market din nila tayo. Mga third world country, mga low budget. Dito rin kaya gagawa sila ng mga ano. Pero take note mga sir, mga boss. Hindi porkit lahat ng galing ng China ay ano na. May inang klase na. Mayroon din silang mga original at saka ano, mga branded na ginagawa. Andun na yung production sa China. Hindi lahat ang nagagaling. So, depende yan. So, may mga naka-ano lang. Kumbaga, ito, parang ano, parang yung quality niya pang Pilipinas. Pang Pilipinas, ganito dapat. Parang ganito, may mga sinusunod kasi na, alimbawa, yung amplifier na yun ay pang-export papunta ng US. So, kailangan susunod sila sa standard ng US kasi pagpasok yan doon, bagsak din yun. Dadaan ng test yan, pa-quality check yan. Parang gano'n, halimbawa, may produkto sila tapos yung target nila na market ay mga Japanese. So, kailangan kasing tibay din ng mga gawa ng Japanese para makakompete sila. Kung ang target market nila, mga Pilipino, basta mura, okay na. Okay na yan. Kahit ano, sige. Halimbawa, condition meter, mumurahin lang. Ikabit mo dyan kasi Pilipino yan. Kuripot yan.
kumbaga yung nagdidepende sa ano, nagdidepende rin sa bansa na target nila. Ganun yan. So walang masama. Walang masama kung ano. Ang ano lang talaga dyan, palit-ulit lang ako, no. Ang problema lang talaga dyan, yung nananaginip tayo. Yun lang. Siguro kung bibili kayo, kung ano na lang yung budget nyo ngayon, kung sa tansya nyo, pwede kayong mag-window shopping. Sa online, pwede naman. Mahirap din kasi na, ano, sa totoo lang, mahirap din naman kasi na sa online ka lang bumili. Pwede. Kung, sa online kasi, kung bibili ka, kailangan, alam mo na yung bibili mo. Pero kung confused ka pa, pwede kang pumunta sa mall o kaya sa Raon. Tingin-tingin ka muna doon. Observe ka muna kung ano yung mga ano, para kung hindi ka pa ano, hindi ka pa talaga nakapag-decision kung anong bibilin mo, huwag ka muna mga ano, huwag kang padalos-dalos, huwag kang bibili ng biglaan. Yun. Kumbaga, pag-isipan mo muna ng maigi, baka naman makabili ka agad, ura-urada. Parang, ay, nabigla lang ako. Tapos hindi mo pala gusto, magsisisi ka din. Ako kasi pag bumibili, halimbawa sa mga, bumibili ako dati ng phone. So, meron muna akong target budget, halimbawa yung pera ko. Is, bibili ako ng phone, halagang 7,000. So, ang gagawin ko yan, mag-iikot-ikot muna ako sa mall. Tapos titingnan ko, yung mga halagang 67,000. Tapos, kukuha ko ng mga brochure nun. Titingnan ko, susuriin ko kung, ano ba talaga gusto ko? Malinaw ang camera, na maliit ang memory, o kung alin doon sa pictures doon na kailangan ko, yun ang bibiliin ko. So hindi ako pupunta na basta na ako bibili. Minsan nga inaabot pa ng ano eh, dati. Inaabot pa ng 2-3 buwan hanggang sa may dumating na lang na bagong modelo sa. Ganun din sa pagbibili ng speaker at saka amplifier o yung sound system. Pag-isipan nyo muna. So, hindi naman kasi lahat na nakapag-decide na kung ano. So, sa mga katulad ko na undecided minsan, pasyal muna kayo ng round. Isang araw, sunugin nyo muna. Tapos, habang may mga bumibili doon, nagsasound check o nagsasound test, observe lang kayo. Tingin, pwede naman doon, hindi naman. Basta nasa tabi lang kayo, pakinggan nyo. Diba? May bumili ng Kibler. O, i-testing naman yan. O, tingnan nyo kung sa panlasa nyo, ipasok yung quality nun, no? May makakuha kayo ng ideya. So iba kasi yung nanonood ka lang din sa vlog, sa totoo lang mga boss, dito sa mga pagbablog kasi, hindi naman kasi lahat ng vlogger ay real talk o katotohanan lang. So depende, kung sponsored pa yung vlogger na mapuntahan mo, talagang lahat ng magagandang features ng isang produkto sasabihin niya. Pero yung downside ng ng isang brand ng amplifier, hindi niya sasabihin, syempre. Kasi sponsored nga siya, parang ano yan. Inisponsoran nga kita para ano, i-hype yung ano ko, tas i-ano mo. Parang ganun. Kumbaga may bias. May bias yung mga vlogger. Ako lang ang walang bias, parang ganun, linis ko. May bias yung ibang mga vlogger, lalo na kung mga bayad. Pero hindi naman lahat. Pero mas maganda, hanggat maaari, kung pag-sounds ang pag-uusapan, punta kayo dun sa mismong tindahan. Kahit hindi naman kayo bumili, observe lang kayo. Tapos kung tawag dito, mainggan nyo kayo, saka kayo bibili. Pero mas maganda, huwag muna kayong bibili. Huwag kayong padalos-dalos. Huwag kayong padalos-dalos. Kasi marami na, bakit ko nasasabi ito? Marami na rin kasi akong customer na punta dito. Sasabihin, parang nagsisi ako dun sa nabili ko eh. Parang hindi ako kontento. Dapat pala yung ganito lang yung binili ko. So sa mga viewers ko na regular, baka may iba dyan na nag-tweet sa akin ng ganito. Comment lang kayo sa baba kung kaya yun. So hindi lang isang tao. Sito marami-rami na bumili ng amplifier biglaan. No choice na. Depende sa kung ano man yung rason nila. Bakit sila bumili ng biglaan. Minsan, parang nabili nila, parang alam mo yung nakabili ka, tapos parang hindi ka satisfied. Parang hindi ka contento na, parang ay, dapat pala yung isang grand na lang yung binili ko, ay, dapat pala yung ganito. Parang nakukulangan ka. Kaya bago ka bumili, pag-isipan mo muna kung pwede mga isang buwan. Habang halimbawa,
sa mga nag-iipon pa lang, o abang wala pa kayong budget, o tingin-tingin muna kayo. Pwede rin dito sa vlog, sa mga vlogger, pero huwag kayo 100% mag-rely sa mga vlogger. Sabay nyo din yung tanong-tanong din sa mga technician, kung ano yung mga madalas masira na ganito, ganyan, amplifier, ano ba mga problema. Tapos, yung sinasabi ko, punta kayo sa mga tindahan sa round. Nakakalungkot man, mga sir, mga boss. Unti-unti na nagsasara na yung mga physical store sa Raon. Napapalitan na ng mga salamin. Salamin sa mata. Kasi nag-ship na sila ng online. Yung iba sa online na kasi. Yung ginagawa nila ay mahal lang upa. Kukuha na lang sila ng bodega. Tapos ipopost na lang. Shopee, Lazada. O kaya may mga Facebook pages sila. Yun, mga chat na lang, gano'n na lang ang ginagawa. Pero may, hanggat maray, ano pa, may mga physical store pa, samantalahin natin. So marami dyan sa Raon. Halos ang presyo niyan, mga sir, mga boss, hindi naman nagkakalayo. Pag sinabi mong medyo mura lang ng konti, pili naman nila yun, pili ka naman tumawad. Pero hindi ka makakatawad ng malaki. Kasi, ang katotohanan dyan sa Raon, kunting-kunti lang din ang patong nila dyan. Konti lang. Pero meron din naman mga produkto na kahit saan tindahan ka pumunta ay pare-pareho yung price kasi ginawa nilang standard yung pricing. Parang commission basis na lang yung mga tindahan. Kasi minsan wala naman sa kanila na yung ano eh. Halimbawa pupunta ka sa isang tindahan. Wala sa kanila yung tawag dito. Wala sa kanila naman yung unit pa yung product. Kukunin pa nila dun sa bodega. Sa bodega mismo ng ano, tapos sa kaya nsa. Kasi hindi naman siya nag-stock ng parang tindahan lang. Tapos may pyesa. Diba sa mga nakapunta na ng round, may experience niya na sige sir, pantay lang, papakuha lang kami sa bodega. Pero doon yan mismo sa puno. Hindi talaga sa kanila, pero sa puno. Magsusulat lang sila ng papel na tapos sisingilin lang sila ng letter o na lang. Parang gano'n ang diskartihan dyan. Pero konti lang yan ang ano nila eh. Kasi nabibili ako ng pyesa dyan, alam ko naman kung magkano lang tinutubo nila eh. Minsan nga, limawa, sa mga ganito, ang patong nila dyan, minsan, malaki na yung 5 piso. Pinakamalaki na yun. Limawa, kung nabili na ng 30 doon sa puno, bibigyan na ng 35. Minsan nga, mas mababa pa kung suking-suki ka talaga eh. Minsan, piso na lang yung tubo. Alam ko, matagal na rin kasi ako namimili ng mga piyesa sa Raon. Kaya hindi na rin ako palatawad. Kasi papasahod pa din yung lasan yun eh. Sa mga taon na. Bakit eh, andyan pa sila kahit napakalaki ng upa dyan. Kasi maraming bumibili araw-araw. Kahit pakunti-kunti yung ano, pakunti-kunti yung tubo mo dyan. Araw-araw nabibinta yung produkto mo. O yung mga tinda mo. Mabilis lang din yung ikot. Minsan, wala, halos wala naman kayong tinda. Mapapansin yun, tatawag. O, may stock ba tayo dyan ng ano? Tapos ipapakuha sa ano? Ganun lang. Kaya, pinakamaganda, pag-isipan nyo na maigi. Kung may time kayo, yung sinasabi ko, puntahan nyo sa ano? Puntahan nyo sa Raon. Tapos observe kayo sa mga namimili, tapos pakinggan nyo kung pasok sa panlasa nyo yung ano. Iba-iba kasi tayo ng tinga, iba-iba tayo ng taste. Kaya mayroong iba na gusto yung CB. Wala ka dami sa namali na wire? Wala, ano mayroon dito, pero mamaya, ano, alam rin na lang. Hindi, wire. Panghigot nyo sa, ano, sa gunting. Ah. Wala ka dako-dako sana eh? Wala eh, maninipis yung mga wire ko dito eh. Nagpakilo ko na kasi. Pero sa ano yun eh? Sa cable yun eh? Oo, sa ano yun eh. Ito. Oh. Yan eh, gamit mo pa yun eh? Oo, gamit ko pa yan. Pandugtong ko yan eh. Mga sugar lang utani sa niyo. Bob? O nga din. Mga sugar lang sa niyo. Tanay. Paghigot ko lang sa gunting. Ayun, patulin mo yan. Patulin mo na. Kaya butang ako kasing guma. Oo, sige. So yun lang, recap tayo kung ano yung mga pinagsasabi ko at baka nakalimutan ko na rin. So unang payo, kalimutan ko na rin.
Walang script kasi, diretso. Anong payo? Nag-i-exist na ba sa market na matagal na? Yun. Tawag dito. Tanungin sa technician kung technician friendly ba yung amplifier, kung madali bang ma-repair kapag nasira. Available ba yung mga pyesa? Kung may nasirang pyesa ba, andyan na yan. At simply, yung pasok sa budget nyo, depende na yan sa inyo. Kung mumurahin lang, kung yung pangmumurahin, walang problema dyan. At panglima, yung ano, huwag magmadali sa pagbili, huwag padalos-dalos. Pag-isipan ng mabuti, suriin ng mabuti, kasi kahit sabihin natin mumurahin din yung bibili nyo, ano. So, yung satisfaction nyo pa rin. Kumbaga, ang masusunod pa rin dyan yun kayo. Kayo pa rin. Halimbawa, ako, para sa akin, ay, yung pangit yung binili mo eh. Sirain yan, hindi magandang quality yan. Pero ikaw, tuwang-tuwa ka dun. Tuwang-tuwa ka naman dun sa masaya ka na dun sa nabili mo. So, paano ako? Sino ako para sabihin na pangit yung binili mo, isatisfied ka dun sa nabili mo eh? Sino ako? Hindi naman ako gumagamit eh. Hindi ko naman pera yan eh. Diba? Huwag niyong papakinggan yung mga ganong opinion na nasabihin, ay, pre, hindi maganda yung nabili mo eh. Ano yan eh? Pangit yan, hindi maganda yan. Eh pero ikaw mismong bumili, pera mo yun, pinag-ipunan mo yun, tsaka wala namang problema, okay naman, para sa'yo okay naman yung tunog, solve ka naman. O, diba? So, minsan, huwag din tayo masyadong, ano eh, huwag din siya masyadong paniwala sa mga sabi-sabi, lalo na yung mga kapitbahay, mga kumpari, isang pahamak niyan. So, depende sa sitwasyon. May iba din kasi na makalait lang din eh, di ba? Mayroon din naman talagang taong ganun eh, na basta na lang ganun eh, pipintasan yung ano. Ikaw, proud ka sa nabili mo eh. Kaya sabi natin, tig 225 lang yan. Proud na proud ka sa nabili mo kasi pinaghirapan mo yung pera na binambili mo dun eh. Tapos pipintasan lang ng ano eh, porkit ano ba, mas maganda yung sa kanya, mas malakas yung sa kanya eh. May karapatan na ba siyang laitin yung ano? Bakit? Pera niya ba yun? Pera mo naman yun eh. Pinagpaguran mo yun. Ang pinaka-importante dyan sa bandang huli, mga sir, mga boss, masaya kayo. Masaya kayo sa nabili mo. Satisfied kayo. Yun ang isa lang alang yun na kailangan. Wala kayong pagsisisi sa binili mo. So, andito lang ako para magbigay ng paalala, opinion. Pero sa bandang huli, decision nyo pa rin yung ano. Kung alin yung mga makakapagpasaya sa'yo, yun ang bilhin nyo. Ganun lang kasimple yun. Kasi pera nyo yan eh. Pinaghirapan nyo yan. Hindi naman pera ko. Diba? Ganun lang kasimple yun. Masaya kayo sa nabili nyo. Hindi ayos. Yung pinaka-importante dyan eh. Yung mga sabi-sabi na pangit. Opinion lang nila yan. Eh parang ano lang. Parang tawag dito. Gabay lang, ano lang, gabay lang. Kung sakaling nakabili ka ng sira, eh, minalas ka. Minalas ka. Pero parang nakukuntahan yung sinasabi ko, huwag kibili ng sira yun. Tapos, depende kasi yan sa ano. Bandang ulit talaga ang pinaka number one pa rin na basihan dyan kapag bibili ka. Yung ikakatuwa mo. Yung magiging masaya ka, di ba? Bumibili tayo ng mga amplifier, speaker dahil mahilig tayo sa sounds para maging masaya tayo. Ano na, di ba? Kung bibili tayo ng ano, bibili tayo ng amplifier o speaker o isang seatmat, tapos ang gagawin natin ay o ang mangyayari sa atin ay pipintasan lang ng ano ng iba, hindi tayo magiging masaya, di ba? Parang nakaka-down. So, ang magiging ano dyan, para secure na secure yung mental state mo, kailangan masaya ka dun sa nabili. Ganun lang kasi yun. Masaya ka dun sa nabili mo. Kami, na mga nagbablog, ako, guide lang para maabisuhan ka lang na, oh yan, ganito ang condition niya, ganito ka lang. So, kung may mga tanong-tanong, tanong lang kayo sa akin. Yun lang, mahaba na ata yung video natin. Maraming salamat. Galbis po sa ating lahat. Balik na ako sa Tabao. Nakailang minuto na tayo. Habang na kwentuhan.